Hapon po sa inyo mga kabayan, nandito kami ngayon sa Carmona, Cavite at meron po tayo isang pamilyang tulungan natin. Dito po sa bahay na dito sa likod, may isa pong tatay. Siya po ay lumpo. Hey, tay. Magandang hapon po. Kamusta po? Ito po, medyo mabuti na po. Ano pong nangyari sa inyo, tay? Bakit po kayo? Bedridden ba kayo? Maltaas po yung uric acid ko, mababa ang potassium. Bago nung dalawang taon na bago ako nagpa-check at nung nagpa-examine ako ng dugo, ang lumabas ngayon, mataas ang potassium, mababa ang... Hindi na kayo nakakalakad? Hindi na po. Pag may tinutuong yung pa ako, hindi ako makatagal ng hakbang. Pero nakakatayo pa po kayo? Nakakatayo. Bago nakakalabas ako doon, kaya lang. Ano po kayo? 44. 44? Bakit po kayo nagkaganyan? Bakit po lumala? Hindi po kasi ako nakapagpa-check up. Nung nagpa-check up ako, nung nagpa-examine ako, 1.8 pong bayad. Ang sabi sa akin, binigyan po ako ng reseto ng gamot. Sabi sa akin, kailangan inumin ko po 3 beses sa isang araw. Wala naman po nag-aanap buhay sa amin, kundi ako lang. Okay. Kaya tinigil ko na rin po yung pag-inom. Bago po may nagsuggest sa akin, uminom na lang daw po ako ng mga herbal, yung banaba. Kamusta naman po? Ito po, minsan, hindi na po nakakaano. Minsan po, ito po ngayon, namamagatong tuntuod ko po na ano. Kayo lang po ang bumubuhay dahil sa mga anak. Ngayon lang po yung anak niyo, tay? Tatlo. Tatlo? Ito po siya po panganay. Mm-hmm. Okay. Nasaan po asawa niyo? Nung ano po, medyo nagtalo po kami. Siguro pa hindi na po yung kinaya yung hirap sa... Yung nahirapan na rin po sa akin na ano, umalis po siya. Iniwanan ka? Pero na ano po, napunta-punta po dito, tinitingnan yung mga anak, binibidyan po ng pagkain. So, bakit po siya umalis? Nagtatalo po kami minsan na ano eh, yung lagi po minsan naglaseng, nagwawala dito. Ayan po yung pinto minsan. Ayan pong pintong basag binabukin. Naglalaseng yung asawa mo ba eh, tay? Nagiinom po pagka ano dyan. Bago minsan nakahiga ako dito, sinisipa ako pagkalaseng. Ayan pong balde ng tubig. Itidaob dito yan. Inano po nung ano ko na nilinis na lang po na ano ko. Kaya po sabi ng nanay ko, pagka na-enjoy at nagiinom, iyalang namin sa pintuan para hindi na namin pinapapasok. Iniwanan ka ng asawa mo dahil sa pagtatalo lang? Pagkalasing ba, lagi pong sinusumbat sa akin yung wala na raw akong kwenta, inutil na raw ako, palamunin niya ako, hindi niya ako responsibility na napakainin, kundi mga anak na lang niya. Kaya minsan, nasabi ko rin po sa kanya, bakit nung kalakasan ko, hindi ko naman kayo pinabayaan eh. Bakit ngayon kung nagkaganto ako eh. Inaano mo ako na ano, halos malatutuwin ang pagkatao ko dyan, sinisigawan ako, hindi ka nagagaling, lumpo ka. Gano'n po kasakit sa inyo yung tayo? Sakit din po. Kasi parang pakiramdam ko eh. Hindi na, wala na akong pag-asa. Naano ko na lang yung mga anak ko. Pagka nagdadasal ako, sinasabi ko, Panginoon, bidyo niyo po. Alam kong may makasalanan din po ako. Bidyo niyo po ako ng isang pagkakataon para maiayos ko buhay ng aking mga anak. Kasi po pumabala po ako ng mga maliliit pa mga anak ko, mapapagwala lang po ang buhay ulit. Gusto ko rin po makapagtrabaho ulit. Ano po ba ang trabaho niyo dati? Dati po akong construction boy. Bago nung nagko-construction po ako, may naging amo kami sa, may ginawa po kami sa Merville. Kinuha po akong maintenance ng bahay nila. Naging ano po, nag-alaga po ako ng matanda. Yun po, nung nag-day off ako, hindi po nalaman nung amo ko na biglang nagkasakit po ako, hindi na po ako nakabalik. Gano'ng nakatagal tayo na nakaganto ka? Nung saktong isang taon, nakalakad ako. Biglang nakalakad ako bago nakapagtrabaho ulit ako ng construction. Nung
saktong isang taon na yun, bigla na naman po kung ano. Bumalik ka ulit sa ganito? Bumalik ko eh. Bagus, mas malala po ngayon kasi noon, nakalakad ako dyan, nakalabas ako. Ngayon, hindi na talaga ako makatayo. Okay. Paano nyo po binubuhay yung mga bata? Yung nanay ko, binibidyan-bidyan ako ng nanay ko. Minsan, itong si, yung isang kapitbahay namin na nagtawag, na dapadaan po dito yung babae. Sabi po, tulungan naman po natin yung taong yun kasi wala na talaga. Pagka ano po, gagawa lang namin pagkagabi, nag-aan na lang po kami yung naglulugaw. Lugaw? Opo. Opo. Para yung bigas namin isang kilo, mapaabot namin ng dalawang araw. Isang kilong bigas, papaabutin nyo ng dalawang araw? Ay, grabe yun ah. Para nilulugaw na lang po namin, naluan namin ang laki. So parang ganun yung sitwasyon nyo? Pagka ano, binibidyan-bidyan kami, yun, nakakakain kami. Nung pumunta po sila, ano, si ma'am, saktong naabutan niya kami, nakain kami po, ulam namin noon, sardino. Medyo masama yung sardino sa sitwasyon mo. Bawal yung pagmataas ng uric acid, bawal po yun. Nakapagpa-check up ka na ba? Hindi pa po naulit mula nung isang check up ko na ano, sabi sa akin ng doktor, bumalik ako ng September nung isang taon pa para malaman kung may pagbabago yung pag ano ko, yung taas na uric acid ko. Hanggang hindi na kayo nakabalik dahil sa kawalan ng... Opo. Okay, ito panganay mo. Uy, alagataan mo si... Ano pangalan mo ulit doon? Luisa Martinez. Luisa, okay. Sige, upo ka dito. Ikaw na lang yung inaasahan ng tatay mo dito? Opo. Okay, bakit? Sabi niya, iniwanan na kayo ng mama niyo. Bakit umalis si mama mo? Lagi po kasi silang nag-aaway. Tapos? Lagi na lang pong inaano si papa, pinagsisipa. Kaya po, sinabihan siya ni papa, kung di na daw po kayong alagaan, eh, umalis na lang po sa bahay. So, ganito na yung sitwasyon ng papa mo, iniwanan pa niya? Opo. Pero napunta naman dito? Napunta si mama mo? Opo. Magbibigay lang po ng pera sa amin. Magkano na ibibigay sa inyong pera? 100,000. May trabaho ba siya? Wala po. Paano niya natitiis na kayo iniiwanan dito na ganito yung sitwasyon niyo? Hindi ko rin po alam doon. Nag-aaral ba kayo? Opo. Okay. Sino ang tumutulong sa module ninyo? Nagmo-module kayo ngayon? Opo. Okay. Sabi ni papa mo, halos wala na kayong makain dito. Totoo ba yun? Opo. So, anong ginagawa mo? Ikaw yung panganay. Paano mo pinagkakasya yung isang kilo? Nilulugaw na lang po namin. Lugaw? Wala na kayong ulam? Ilang taon ka na? 12. 12, bata mo pa. Grade 8? Grade 7. Ay, grade 7. Anong gusto mo paglaki mo? Maging teacher po. Teacher? Kang mabuti ha. Huwag mo papabayaan ng papa mo. Opo. Ha? Kasi siya na lang yung... Sa inyo siya kumukuha ng lakas eh. Kuminsan hindi natin nasasaba sa papa natin na mahal natin siya, di ba? Ano masasabi mo kay papa? Mahal na mahal kita, papa. Okay. Umayiwanan ng papa, ha? Kasi tinan mo si papa mo, oh. Halika nga dito, halika. Halika. Ilang taong ka na? Ilang taong ka. Magkasunod lang kayo. Okay. Nasaan si mama daw? Nasa patindig po. Pinupuntahan daw kayo dito? Opo. Halika dito. Halika, be. Halika, dali. Anong pangalan? Tingat. Ha? Tingat. Anong pangalan niya? Yuchi. Yuchi? Mukha siyang bunso.
wala yung si mama nyo dito. Tapos si papa lang yung nagbabantay sa inyo. Matitigas ba ulan nila? Hindi naman. O mas mabuti, huwag kayong matigas ulo, ha? Sasabi kay mama. Mama, sana hindi na po kayo mag-away ni papa. Sana umuwi ka na po dito. Mm-mm. Mahirap ba pag walang mama? Opo. Mm. Ano nagbabantay sa inyo, ano? Opo. Ikaw. Nangimiss mo si mama dito? Ha? Babalik na dito si mama. Mm. Bakit? Ba't gusto mo na dito si mama? Hmm. Nakakakain ba kayo ng normal? Hindi. Hindi? Anong kinakain nyo lang pag wala na kayong makakain? Sa kayo napunta? Sa lola po namin. Sa lola nyo? Nabibigyan kayo? Pa, magpagaling ka na. Lumalik para makapagtrabaho ko. Para hindi. Pagka nakikita po sila dyan, nakatanggod sa mga batang nakain. Para akong na-ano. Sabi ko, pag noon, bitin niyo pa po ako na isang pagkakataon para makapag... Para ba, iyano ko po, may ayos ko buhay ng pamilya ko. Ano po mo noon? Gano'n niyo kamahal yung papa niyo? Sobra po. Hmm. Kasi ang hirap po ng sitwasyon nila dito. Kasi wala po silang nanay. Yung nanay nila, umalis daw po dahil malimit magtalo yung mag-asawa. At sa ganitong sitwasyon, umalis pa yung mama ninyo. Ano? Po. O ganito, ha? Kahit umalis yung mama nyo, huwag kayong magtatanim ng galit, ha? Kasi mama nyo pa rin yun. Siguro ngayon, medyo problemado pa. Pero palagi kayong mag-pray, ha? Na gagaling si papa. Okay? Wala kayong kuryente? Bakit walang kuryente dito? Yun, isa pa rin po sa pinagtalunan namin. Lagi nang sinusumbat, kada pupunta dito, lagi nang sinusumbat sa amin na ito mo kuryente. Ako nagbabayad. Ako lahat ang nagpapalaman sa inyo na ano. Kaya sabi ko dyan sa kabila, katanggal mo na yung kuryente para wala na tayong intindihin na ano, wala na isusumbat sa atin yung pagpupunta dito na ano, yung sinasabi niya pagod na siya. Kaya pinatanggal namin ang kuryente. So wala na kayong kuryente. Paano po yung ilaw? Pagka yung mga maliwaliwa nagpakakain na kami, bago siya matutulog. Pagka madilim na, tutulog na lang. Mainit. Yung pong pinto, kinakawang po namin ang ano, para may makapasok na hangin. Hirap ng buhay, no? Basta huwag kayong makakalimot magdasal, ha? Hindi kasi lahat nabibigyan ng magandang buhay. Pero gusto ko lumabang kayo, ha? Maliliit pa yung anak mo, kuya. Maliliit pa, mama. Sabi ko, huwag niyo muna ang kukunin. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob. Ayos ko yung buhay ng mga anak ko. So, ano mo, nagtatrabaho po ako. Nadaan ako sa alabang yung sabi, ano. Nakikita ko mga batang ganito, nakahiga sa bangketa. Sana lagi ko sana mangyari sa mga anak ko. Gusto kahit anong mangyari, kahit halimbawa, sobrang hirap na buhay, huwag kayong gagawa ng masama, ha? Palagi niyo isipin yung mabuti. Ano? O sige. Alika, nabibigyan ko kayo nitong solar, ha? Ito, para lumiwanag yung gabi niyo, ha? Oo. Maraming salamat sa inyo. Padali lang kong gamitin. Solar lang kung hindi nyo na kailangan ng ano dito ng kuryente, ha? Bibilad nyo lang yun sa araw pagka pag mainit ang araw. Ayan. Tapos ayan, meron din dito ang body. Tapos ito, meron dito ang tatlong bumbilya.
mo rin tulungan mga kabit na natin kasi mga bata eh. Sige na lang natin dito. Ako na itong isa. Saan sa si ate? Tingnan mo dito ha. Diba mayroon dyan mga butas? Lalagay mo lang yan dyan. Tsaka yung isa, yung pang isa na yon. Yan dito lang din, okay? Tapos, yan. O, may ilaw na kayo ha. May switch naman yan. Yan, kung paano nyo siya ibibilad sa araw. Ganito. Pag umaga, di ba may ano doon? Yung hindi makukuha ng mga bata mapaglalaroan. O, yung naarawan ba dyan? Okay. Kahit tanggalin mo na ito muna, ito lang, kita mo dito, recharge mo siya, bibilad mo siya sa araw. Okay? Ayan. Itatapat mo lang ito sa araw, tapos mag-charge na siya dito, maghapon na. Para pagdating yung alas 6, may ilaw na kayo dito. Ha? Okay. Salamat po. Ayan. Tapos, ito. Ito mo kayo nito. Bibigay ko kay ate. Ako, hangitong 2,000. Thank you po. Para pambili nyo ng bigas. Ha? Pagkain. Okay? Tapos, pambili ng, baka may kailangan gamot si tatay, ha? Another 2,000. Ha? Okay. Ayan. Basta laban lang sa buhay, ha? Maraming salamat po sa inyo. Hindi kayong magsasawang magdasal, ha? Tanong na kayong mga bata. Ingatan niyo si Papa. Lagyan niyo siyang gagabayan, ha? Tapos huwag kayong magagalit, ha? Kasi noong mga panong maliliit pa tayo, sino nagtatanggol sa atin? Papa. Papa, di ba? Lumaki kayo, sino pa rin magtatanggol? Si Papa. Papa. Kaya marahin niyo si Papa niyo habang nabubuhay pa siya, ha? Okay, sige. Marami pong salamat mga kababayan. So sila po yung sa pamilya dito sa Carmona, Cavite. Si tatay po, halos with ready na siya. May ang sakit niya po, mataas yung potassium at saka yung uric acid. So, halos hindi siya makalakad. Kumbaga gumagapang ka na lang. Walang wala po talaga sila sa buhay dahil walang naghahanap buhay. Yung nanay nila, iniwanan po sila sa kabila ng ganitong sitwasyon. Okay? Bili ng bigas, ate, ha? Unahin muna yung pagkain, ha? Ako, babalik ako, ha? Sige, salamat. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa amin yung ginigay niyo sa amin. Kung dalawang araw po kami po, yung lugo na nga lang po, nakain namin bago kanina po, napadala po ng ulam yung nanay ko. Hindi naman din po namin maasahan nanay ko, matanda na rin po nanay ko. Kaya po maraming po, salamat sa inyo. Kailangan po ang tumulong sa amin ng ganito. Pero kayo mawala ng pag-asa, ha? Okay, sige po. Marami pong salamat.